friends, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. For today's video, andito ako sa Ubay, Bohol. Nagbiyahe ako mula sa amin sa Trinidad, Bohol hanggang dito sa Ubay. Dahil naghahanap ako ng makina na di-diesel, yung ginagas na siya ng diesel para sa aking gagawing makina ng gilingan ng mais. Bali, bala ko kasing nakabili kasi ako ng lumang makina ng gilingan ng mais, so kulang na lang ay makina para umandar siya. Kasi kung bibili ako ng brand new na gilingan ng mais, so sa Facebook nakikita ko na napakamahal ang presyo, around 20,000 pataas yung presyo. So nakabili kasi ako dito last time ng lumang gilingan ng mais, yung kulang na nga lang ay makina. So nabili ko siya ng 3,500 yung lumang gilingan. So ngayon naghahanap ako ng makina para i-attach doon sa gilingan para umandar at makadurog ng mais. Dahil nga 'di ba, mga ka-farmers, balak natin magkaroon ng organic feeds para sa ating mga alagang manok, para hindi na tayo masyadong gumaso sa mga feeds natin, kasi napakamahal ng feeds kung sa feeds natin bubuhay ng mga manok. At mas maganda at mas masustansya kapag mga organic feeds yung pinatukan natin sa kanila. So samahan niyo ako guys dito sa tindahan ng mga machines dito sa Ubay, Bohol. Magkanbus tayo ng mga murang makina dito. Tara guys, samahan niyo ako. So yan, tara na guys, baba na tayo. Tingin na tayo ng makina dito. Yan. So, yan yung dala kong sasakyan. Ayan, pick up ko. So, yan guys, kung makita nyo, may mga trailers dito. Ayan, oh. Kargahan, tapos meron din, ano ba yun? Parang, ewan ko kung ano yun. Ayan guys, dito tayo sa loob. Ayan guys, ito yung tindahan ng makina dito sa Ubay, Bohol. So, yan kung makita nyo, sari-sari na yung mga makina dito. Ayan. Medyo mura kasi dito guys, kaya dito ako pumunta. Yan. Ang dami. So maghanap muna ako ng makina ng mga kailangan ko, siguro mga 5 horsepower yung lakas para hindi mahirapan yung paggiling ng mais. Tapos diesel, kailangan diesel yung gas niya. Yan, para tipid tayo. So yan guys, ito yung ano, bodega ng kanilang mga makina dito sa bentahan ng makina dito sa Ubay. So guys, may nabili kasi ako dati na makina. So nasabay ko doon sa lumang gilingan ng manok. Nakabili rin ako ng brand new na makina. Inattach ko na siya doon sa gilingan ng mais, pero hindi siya kinaya eh. Medyo nangangamoy sunog yung wire kasi parang mababa yung horsepower nung nabili ko, kasi 3.5 yun, brand new. So, may nag-advise sa akin na dapat daw mas mataas na horsepower para daw kayanin yung makina ng mais para kaya yung pagiling, hindi siya mga may sunog. So, yun, nagtanong ulit ako ng, tumingin ulit ako ng bago dito na mas mataas na horsepower. So, ayan yung naka-open na makina. 10 horsepower yan. So, ito, pwedeng-pwede na to. Ayan, pakita ko lang ah. Ayan, so hindi naman masasayang yung binili ko na bagong makina last time. Kasi magagamit pa naman yun sa ibang ano, pagagamitan ko. May mapagagamitan pa nun. So ito guys, yung price nito. Ayan, yung diesel yan, tapos 10 horsepower. So malaki. Yung nabili ko kasi last time is maliit lang. Price niyan is 14,000, so naka-sale to ng 12,000 pesos. So diesel na yung gamit niyan, tas 10 horsepower. So ito, okay na ito. So 12,000 plus yung nabili kong lumang gilingan na mais, so 3.5. So hindi naman din ako umabot ng 20,000, pero heavy duty na to, kayang-kaya na nitong gilingin yung mga mais natin. So ayan guys. Ayan guys, ang dami pa dito. Ayan, may mga pagawaan ng mga ano, mga trailer, truck, tractors. So malaki yung bentahan ng mga makina dito guys.
So ito na, guys, red yung pinili kong kulay, black kasi yung kanina. So ang tatak niya ay ayan, Kingstone yung tatak niya. Japan ba to? China. China to China. Ayan. 10 horsepower to, tapos diesel na. So yan, ite-testing natin. 12,000 yan, 14,000 bali, sale lang daw ng 2,000, kaya 12 ko lang nakuha. Ayan guys, ite-testing ng mga kuya rito. So yung ginalagyan ng langis, dito pala nilalagyan ng langis yan. Langis ba yan, kuya? Oo, langis. Langis daw. So yun yung nilalagyanan yata ng gas. Ay, nang ano? Ayun, nang gas nga. Ayun, diesel to eh. Ayan, dyan nilalagay yung gasolina. Ay, krudo. dyan nilalagay yung krudo. Diesel, krudo. So, meron siyang parang ano, yung inihila. Parang pala dun sa bangka, no? Parang sa bangka. Oh. Ayun yung hinihila para umandar. Dito tayo sa kabila. Ayun yung iniikot yung belt. So maganda na to guys, ma heavy duty na tong nabili natin na to. Kasi 10 horsepower na siya eh. Malakas na to kaysa dun sa una kong nabili. Yung una ko nabili kasi umuungot pagka nagigiling na ng mais. Nakakagiling naman siya pero nangangamisunog. Hindi siya pang heavy duty na bili ko. Binili ko na, babayaran ko na lang siya. So, kinakahuna nila yung makina. So, yan, bayaran na natin, tara. So, yan guys, ang pila lang tayo, may nagbabayad pa kasi. So, dito pa ako nakaupo. So, ito, handa na natin yung 12,000 pambayad sa makina natin. So, ito. Withdraw na ako. So, dyan nagbabayad. So, ito, bayaran na natin. Nagkala ka pala. Apo. Saan? Sa Cavite po ako. Ha, Cavite? Apo. So, anong pangalan ilalagay dito? Ako na lang po. Anong Tessa. Ha? Tessa. T-H-C? Apo. Double S. Suarez. Ah, Suarez. Apo. So, yan. Porok ano yan? Porok sa ispo. Panabaan. Trinidad. Panabaan, Trinidad. Ayan. So yun, si po yung may-ari ng shop. Matagal ka na dito? Opo. Mga, nag-stay na din po ako. So ito na guys. 12,800 lahat. Yan, 12,500 pala yung makina. Tapos 300 yung sa pulley. Bumili rin ako sa pulley. Ayan. So, ang total is 12,800 pesos. So, yun na guys. Nabayaran ko na. Ilalagay na sa sasakyan ko. Doon sa puti. Karga na nila yung makina. Tingnan natin kung malakas talaga to doon sa gilingan ng mais. Ayun guys,
Karating ko lang dito ulit sa farm. Nandito na ako sa farm ko. Pakita ko sa inyo yung nabili kong gilingan ng mais. Init. Pakita ko sa inyo yung nabili kong gilingan ng mais. Second hand ko lang siya nabili. 3.5 yung bili ko dito. Tapos nakabili rin kasi ko ng maliit na makina. Yung una kong bili din, 3.5. So, parang hindi kasi kaya pagka nag-gumigiling ng mais, medyo parang ano siya, nangangamoy sunog yung wire. So, ito pakita ko sa inyo. So, yan yun. Yan yung nabili ko ng second hand na gilingan. Kasi sa Facebook, yung full package nito is nasa 20 to 30,000 pesos. Nag-search ako, kaya nakakita naman ako doon sa binilihan ko rin kanina sa Ubay ng second hand, so binili ko na lang rin. Tapos, ito yung una kong nabiling makina, brand new ko to nabili, 3,500. So, nung tinry ko igiling ng mais, nangangamoy sunog siya, parang hindi kaya ng makina. Kaya nagbili tayo ng medyo heavy duty na makina. So, ito yung stand niyan, winelding lang yan dito sa farm. Ayan, mga bars lang yan, metal bars, tas winelding para naka-fix yung makina saka yung gilingan ng mais dito. So, yan. So, dahil malaki yung nabili natin na makina ngayon, so, kailangan naman yon i-fix natin sa flooring. Tas, siguro, lalagyan na lang natin ng bakal sa gilid para hindi gumalaw kasi medyo magalaw siya pag umandar. Tapos, ito rin yung makina na ito rin yung makina ng gilingan na gagamitin. Ia-attach natin dun sa bagong makinang nabili natin. Ayan guys, thank you for watching this video. Sana may napulot kayo na konting kaalaman sa pagbili ko ng makina. Please like and subscribe to my YouTube channel, Thessalonica's Farm, para updated kayo sa mga susunod kong mga videos na i-upload dito tungkol sa aking maliit na farm. Happy day! Thank you for watching!